I think one of the greatest challenge yung mga tao talaga hindi natututo in times of calamity. Yun talaga. Kasi supposed to be naka-early ang aming pre-disaster, nakapag-advise na pumunta sa mga evacuation centers. Kaya yun ang naging problema namin. Lahat ng tao ngayon walang gamit. Kasi nga hindi nakalikas. Umabot na sa 6,000 individual sa Lucena City ang nailikas dahil sa matinding ulan at pagbaha dulot ng bagyong Aghon. Ang mga ito ay mula sa mga baybaying ilog at dagat, maging ang mga nasa mababang lugar sa lungsod. Sa lawak ng tinamong pinsala, nagpasya ang pamahalaang lokal na isailalim na ito sa state of calamity upang magamit ang calamity fund para makapagbigay ng tulong pinansyal at para sa rehabilitasyon ng mga napinsala ng bagyo. Sa tala ng Philippine National Police Maritime Group, nasa 5 pamilya na natrap bunsod ng matinding pagbaha sa barangay Dalahikan ang sinaklolohan nila. Sa bayan naman ng Mauban, nasa 12 barangay ang inilikas. Samantala, nagtungo naman si Governor Helen Tan sa bayan ng Mauban na isa sa lubhang napinsala ng bagyo sa lalawigan. Sa kasalukuyan, wala pang kuryente doon, ngunit sisikapin ani lang maabot ang iba pang lugar na labis na naapektuhan. Nagpapabagal anya sa kanilang search and rescue operation ang kakulangan ng water assets. Yung baha kasi, pagka binaha ka na, adi ang hirap, no? Dahil coastal nga kami. And then, kulang din tayo sa water assets, no? Sa water assets natin, like, meron naman kami naka-preposition, pero pag nagsabay-sabay, it's not enough, no? So, yung nangyari also gabi, no? Ang hirap ma-reach yung ibang lugar. And then, at the same time, yung problema din natin, communication. Patuloy ang relief operation sa mga syudad at munisipalidad na apektado ng bagyo at nakapagpadala na din ng relief items ang pamahalaang panlalawigan sa lubhang naapektuhan ng bagyong Aghon. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.